Ayan. Ano, Rosmar, masakit ba? Masakit ba ang masabihan na ginagamit nyo lang talaga yung mga ginagawa nyong kaek-ekan dahil lang sa video at sa pagbablogs? Saludo ako doon sa ano, taga-munisipyo. Saludong saludo ako. Okay? Kahit nag-sorry ka, I know hindi yan na bukal sa loob mo. At least matapang ka. Ha? Matapang ka dahil hindi ka nanahimik na lang at talagang inilibas mo kung ano yung katotohanan na puro kabulastugan at puro kayabangan ng mga pinaggagawa nila dyan, di ba? Ano ba talaga ang purpose? Di ba very obvious? Very obvious na nagpasikat lang ang Rosmar at sa kanyang familia at kung sino-sinong mga taong involved doon sa kanilang kunwa-kunwari, charity-charity, kuning-kuning, pero yung pala para lang mangalap ng views at pera, ganun lang yun. Diyos ko, hindi pa ba kayo natatauhan, mga hunghang? Oh, dapat ito ang kailangan talagang bigyan ng parangal dahil siya ay isang ehemplo na talagang siya ay naging matapang para talagang ilabas kung ano yung nasa loobin niya na talagang mga to ay walang ginawa kundi magbulastog at magyabang lang. O, napilitan nga lang siya mag-sorry eh, di ba? Dahil talagang finos siya talaga. Talagang tinakot. Nakita niyo yun? Pinagduduro-duro naman itong gago na to na talagang wala man lang siyang ano sa babae. Babae, chong, yung pinagduduro mo, gago ka. Akong harapin mo, baka mami nabuntal ko rin panga mo, putang ina ka. Hindi ganyan ang ehemplo ng mga tao na katulad mo, lalaki ka pa naman. At saka isaw, ikaw, Rosmar, ha? O ano, masakit ba? Punyeta, aminin mo, aminin mo, aminin mo. Putang ina, 'di ba? Nakakaputang ina. 'Di ba? Lahat ng pinaggagawa niyo diyan, lahat ng pinaggagawa mo araw-araw para lang makahakot ng pera, pati ba naman private life mo, pati ba ng pagtulo ng asawa mo, pati ba naman ko ano, halos maghubad ka niyan, yung kaluluwa mo ibenta mo na para lang makahakot ng views, punyeta. Nakakaputang ina, 'di ba? Oh, ayun. Natatakot yung mga vlogger kasi nga naman, ha? Iniisip nila na baka mamay sampahan mo sila mga kaso. Hoy mga vlogger, huwag kayong matakot kung ano sa loobin nyo. Walang nasasampahan ng kaso sa mga taong nagbibigay lang ng opinion. Kaya huwag kayong matakot. Katulad ko, wala. Putang ina, ikakatakot kung katotohanan yan. Diba? At saka yung mga tao, huwag na kayong magpa-scam. Lahat ginagawa nilang strategy yan para lang mangalap ng pera, para lang ubusin ang mga laman ng GCash ninyo. Kunwari, magpapakulukulukuning-kuning, tapos sasali kayo, kailangan pang magbayad kayo sa mga apps na yan. Pagkatapos mamayat-maya, ah, magbibigay na silang kung ano-anong mga proseso para makuha na nila yung mga, ano, mga kokonting pera nyo. O, sige, sige lang! Hanggang sa matuto kayo, ako yung ginagawa ko. Katotohanan, hindi ako nagyayabang dahil hindi ako magyabang ng $1 lang. O kaya 8 kiyaw lang, o kaya 500 pesos lang, o kaya $100 lang. Hindi yan ang pwedeng ipagyabang. Ang pagyabang, yung ako, hindi ako nag-i-stop hanggat hindi ko nakukuha yung mga pwestong gusto ko bilang general manager. O ayun, nakuha ko na. O, diba? Bakit ko pa kailangan magtrabaho ng apat na trabaho? Diba? Eh meron na akong posisyon. Tapos ibibigay pa yung percentage of kita ng buong kumpanya. Oh, diba? Ganun lang yun. Yun ang dapat ipagyabang. Hindi yung kaganyan na katipan ninyo. Check!